po si Lucila Galvez Sarmiento. Dito po ako at sa Borol First, Baligtas, Bulacan. Ako po ay pinanganak noong 25 ng Agosto, 1950. Ang pangalan po ng imahe namin ay San Pedro Apostol. Matagal na po naming inaalagaan ito. Sa kasalukuyan po ay mahigit sa 300 taon na po ito at nagpasalin-salin sa mga lolo, lola, pagkatapos sa tiya, tiyahin at kahuli-hulihan po, nasalin po sa akin ang pangangalaga. Kasi po nung araw, ang mga lupa po ng mga Galvez ay sa Borol Second. Ang imahe doon po ay San Pedro Apostol. Kaya po ang pinagpagawa, binalak siguro ng mga lola namin, kalula-lulahan, ay magpagawa. Kasi noon po talagang sila ay nagpapagawa ng imahe. Ng, ano. At ito po ay lumapa po ang bahay namin. Meron na po kaming San Pedro. Wala namang masyadong hirap ang pag-aalaga. Imiminta na mo lang kung nasa magandang kondisyon ang kanyang katawan. O tapos, pinapagawa namin ng damit, binibihisa namin, at kaya laging ganyan ay madalas naming bihisan siya ng iba't ibang kulay ng damit. Ngayon, ang tradisyon namin nito ay tuwing karaniwan kasi nung araw, pagka wala pang San Pedro Apostol ang Borol Second, ay hinihiram ito pagka kapistahan ni San Pedro at pinuprosesyon ito. Yun, hinihiram, pinapahiram naman po namin. O pagkatapos, maayos naman ang kanyang lagay. Kaya lang, malimit na taon-taon, ginagawa na namin yung tuwing mahal na araw, pinuprosesyon namin. Kaya, medyo nagkaroon ng depresya yung mga tuhod niya. Kaya, pinaayos namin yung tuhod niya. Ngayon, nasa maganda na siyang kalalagayan. Ay talaga, marami. Talaga, pagka yan ay, sabi ko, pagka may baha, inaano namin yan. Lagi namin iniharap sa pinto. Nung araw may istorya yan eh. Matanda ng istorya yan. Itong Borol First, nagkasunog dito. Ngayon, kasama yung bahay namin, masusunog dapat. Ngayon, ang ginawa ng mga matatanda namin, inilagay sa bintana, nanungaw ba ito? Pinadungaw namin sa bintana. Alam mo, itong bahay naming luma, hindi nasunog. Yun. Kaya yan, buhat noon, alam namin. At saka yan, pagkagabi, wag mong hindi lalagyan ng ilaw. May tumitik-tik. Gusto niya laging may ilaw. Oo. Siya niya, gusto niya lagi siyang binibihisan. Gusto niya lagi siyang inaayos, kaya bagong ayos ang ano niyan, isang taon lang bagong ayos ang kanyang mga ano, itong mga daliri niya, yan, ganyan. Pag mayroong mga ano na, dungis-dungis, pinapaayos na namin. Alas maraming pumunta rito, madalas may mga humihiling, nagdadasal ng ano. Ako mismo sa sarili ko, marami kong hiniling sa kanya na natupad naman. Unang-una, nung unang punta namin sa Canada, year 2000, sabi ko, Papa Peter, anuhan mo naman kami, patnubayan mo kami sa interview namin, na ano, eh kasi, ano, pupunta kami ng Canada, buong pamilya kami, patnubayan mo kami. Nung araw na ini-interview kami, nakatayo ako, kasi ang consul nasa loob eh, salamin lang eh, tapos may ano lang, sabi nung consul sa akin, natapat ako sa telepono. Eh, sinabi ng consul,
sinuro ang telepono sa akin. Eh, ang aplikante, ang mister ko, dahil ang lahat ng pamilya niya, eh, nasa Canada. Siya lang ang naririto. Nandamputin ko yung ano, sabi ko, good morning, ma'am. Sabi kong ganyan. Tapos, the rest is history. No? Sabi niya, pagkatapos ng interview, are you sure you're coming back? Definitely, we're coming back. Sabi kong ganyan. Why? Because my sons are studying here and they are in college. Oh, sabi kong ganyan. They have to go to college. Sabi kong ganyan. Are you sure you're coming back? Yes, definitely. Hindi ko lang masabi sa kanya. Kung gusto mo, pagdating namin, pag-re-report ulit ako sa iyo. At saka sabi ko, I'm still teaching. Sabi kong ganyan. I have to be back. Alam mo, ano, sabi nung consul, will you please sit down there and wait for your visa? Binigyan kami single entry. The following, yung susunod na ano namin, 2010 siguro yon, bumalik na naman kami. Pagkatapos nang bumalik kami, sabi ko, Papa Peter, kami lang dalawa ng asawa ko ang aalis. Patnubayan mo kami. Ayos, maayos na maayos ang aming ano. Lahat, pati Mama Mary, lahat na yung pinagpapaalaman namin. Pag-aalis kami, kahit saan lang kami pupunta, pinagpapaalaman namin. Patnubayan mo po kami sa aming paglalakbay. Ibalik mo po kami ng ligtas. O kaya yung pamilyang maiiwan namin, oh, patnubayan mo po. Ayun. Yan. Mga dasal na sa amin, ano lang yon, maliliit na dasal, pero napagbibigyan kami, nagiging maayos ang aming ano. Nga, nung panahon na wala pa kaming karo, yun ang nahirapan kami. Pero hindi ako tumigil para mapigilang hindi sila lalabas. Oo. Kahit na magmakaawa ako dito sa Borol First, hindi naman talagang pinahiram naman sa amin na ano. Ayun, ganun lang. Pero wala kaming hirap na gaanong naanuhan, na-encounter nung paglalabas ng puon. Pagka-process yung ganyan, ano, yung siyempre kasama yung ayos ng karo, pinalagyan namin ng bulaklak para maging maganda ang ayos ng aming San Pedro. At taon-taon yun, inaano namin kasama ng ang alaala namin dyan eh. Pagka pa pinuprosesyon namin kasama yung manok, yung mga bata, ay manok ni San Pedro, tawing ganyan. Kakanta pa yan. Yung mga bata, tuwan-tuwa sila, sinusundan nila yung prosesyon para lang makita yung manok at saka yung kaya gustong-gusto namin na inilalabas namin sa prosesyon. Kasi parang para bang nung una ipinapakilala lang namin si San Pedro na meron tayong San Pedro. Pagkatapos pangalawa, sa susunod, inaano na namin to parang isang hindi naman obligasyon kundi panata na namin na ang San Pedro tuwing mahal na araw, kaya nga sinasabi sa mga anak ko, kayo ang susunod na generation, huwag niyong pababayaan. Kaya ako, ang tagal ko akong kasama ng lola mo sa pag-aalaga dyan. Tapos, pagdadala sa Borol Second, pagka yun yung kapiestahan ng San Pedro, yun, ng ano. At saka ito yung meron pang pinanganak dyan siya sa Borol Second, yung anak ni Kakang King, na ano, yung kanyang mata talaga, yung ano, wala daw ginawa yung kundi umano sa San Pedro ganyan. Yung ano, yung mata niya, parang ano ng San Pedro. Pagka nakikita niya ito, inaakap niya yun. Kaya, ano, tuwan-tuwa naman kami at meron siyang anong gano'n na ipinaglihi daw sa San Pedro talaga yun. Babae. Ah,
sa mga may mga imahe pa, dagdagan ninyo ang pasensya nyo, dagdagan ninyo ang inyong pagsisilbi sa imahe na gagawin ninyo at hindi kayo magsisisi ng ano doon sa doon naman sa gusto pang mag-alaga, gustong mag-alaga. Umano lang kayo kung ano lang yung nasa puso ninyo na kaya niyo yung ipagpatuloy kung ano man yung naumpisahan, hindi yung naumpisahan ngayon, bumili kayo ngayon, pagkatapos susunod na taon pinabayaan na, susunod na ano pinabayaan na rin. Huwag ka dapat ang sense of responsibility ay nandoon. Kahit hindi nakapagsasalita itong mga ito, kahit hindi nakakakita sa ginagawa ninyo, yung nasa taas ang nakakakita. O siya, sa taas ang nakakakita. Baka hindi kayo pumasok sa kaharian. Nasa kanya susi. Okay. Isinagot ni Kristo, di mo natatanto, Pedro, kung ano itong gawa ko. Ngayon'y matatalastas mo ang kahulugan nito. Sa malaking pagkahapis, si Pedro'y agad nagtindig, yaong paa ay inalis. At ang wika'y nun lavabis, in eternum mihipede.